Okay, yo mga boss, ngayon ay papakita ko sa inyo kung ano ang proper na pag-i-install lang kaysa me. Ito. Ayan. So, syempre, unang-una, ang gagawin natin ay li-level natin yung height. Ito yung level. Ayan. Kahit saan ka sumukas, okay lang yan kasi reference lang. Ito, yan, i-level na namin. Okay, pwede na. Pwede na. So, ganyan naman yan guys, paikot lang yan ha, paikot. So, yan yung reference o, oh. Ayan. Dito, pakita mo sa camera. Ayan, 110. Yan ang height mula doon sa reference, 110. So, yun ang 110 ng wall angle, hanggang sa wall angle. Lahat ng gapang ng elevation ng level ho, sabi mo, puro 110 yan. Ayan. Accurate yan, sabi mo. Ayan. Di ba masisiguro na libilaan? So, yung... Gulat kayo, sabi mo, walang pupong yan. Ah, ayos. Utang tindi. So, ayan. Dapat unahin yung gitna? Oo, para makuha yung sentro. Alright. Ngayon, pagdating sa gilid doon at saka sa gilid doon, makikita nyo parehas yung zero ng postilyas niya. Okay. Ito makunong. Tapos, maliligahan ng araw mo. Yan ang kahalagahan ng tamsin na nilagay niya. Tapos, maliligahan ng araw mo sa plywood. Kasi yan ang susundan ng pantay niya. Dapat pantay yan. Naka, ano na sa tamsin. Nakapantay lang. Ako po, targis na yan. Ayan, dala-dalawang to kayo mga idol ha. Ayan o, dala-dalawa yan. Baka sabihin nyo isa lang eh. Para yung kesa minyo ay pantay ha. Hindi pwedeng walang tamse. Yan ang susundan nyo ngayon. Alright. Very good tan. Yeah, alright. Ito, sabihin mo, yung iba kasi nagki-keyring pa, eh, mahal din yung materialis na keyring. Hindi na kailangan yung keyring? Hindi na. Kung tutusin, ano pa to, may kasama pa to, yung keyring, yung W-clip. Ah, oh, yung carrier. Oo. Magagawin ko dyan ha. Ayos, so may carrier ka agad ah. Ha? Ha? Andiyan ka na yung bonnet ko naman. Dali. Andiyan. Oh, tatindi. Thank you.
Okay, so yan, ang agwat yan ay forfeit. So, lalagyan nila yan, hanggang, ganyan din ang gagawin dyan hanggang dito. Yan. Paliwanag po, magiging ganyan lang. Yan. Tapos, ang papatibay nila yan, siyempre, itong mga braces. Nakatulad yan. Ayan, yan ang mga braces niya. So, lalagyan pa yan, lalagdagan pa para yung sa tibay niya. Alright. Dito na mag-ano ka ng costilla, pero pag nilapat niyo yung plywood, 4 feet yun. Hanggang dito at saka doon yun. Kabuhan ng 2 feet, 4 feet yun. Kaya lang pwede mo costillize na... Hop, yan na mga idol. Nakita nyo naman. Mag-potito na ng braces, tapos nilagyan na lang. Wiring. Yan. Okay, syempre, pag mag-wiring kayo, dapat mag-skeleton muna kayo ng kesame. So, ayan na. Mayan, kompleto ng braces niyan. Yung mga braces niyan. Hanta lang ako, ginagrinder ko lang yung ganito. Yung hinahangaan mo. Payak, no? Hindi maganda. Baray mga ako. Yan, nasa panganib pa tayo. Diyan niya kunin. Oo. So, pag mag-ano kayo guys, dapat gitna ang unahin nyo kung magtatapal kayo ng kesame. Kasi dyan lahat ang panggagalingan ng eskwala. Nakasturo mo lahat ang gilid. Nakita nyo yung gilid. Perfect. Lahat tumama sa dugtungan. May... So, napansin nyo. Ayan na yung dugtungan niya. Oo. May pamakuan din. Ayan. Ganyan ha. Hindi yung personal mo. Hindi kagaya nyo sa kong helter. Okay. Ayan o, gumawa siya ng improvised na hangiran, no? Ayan o, kahit walang helper yan. Ayan, ganyan kasimple mga idol. Hindi na kailangan ng tagahawak, oh. May non-stop pala ako na hindi ko napapatugtog pa. Napakagaling pa yan. Iba yung non-stop yan. So ayan mga boss, tapos na po yan. So ang kulang lang nito ay kornesa sa gilid, tapos skim coat. Yan, skim coat na lang. Tapos, syempre sa design, ay bahala na kayo sa design, syempre. Yung pinakamabilis na paglalagay ng kesame, yun lang po ang pinakita ko sa inyo. Yan. Syempre, kornesa dito sa gilid, tapos skim coat naman dyan. So at bahala po kayo sa design, mga guys. Tapos na po yan. Maraming salamat po at sana huwag niyo kalimutan i-subscribe at i-share ating mga videos. Salamat po.